Hi! Hello! Ang atin pong gagawin ngayon ay ito. Ito ho yung air pump ng mga inflatable swimming pool. Titingnan natin. Di kuryente ho ito. Ayaw siya umandar. Pubuksan natin. To troubleshoot natin. Coming up next in this video. Don't go away. Please comment below. Subscribe, hit the bell, and like the video. Ituloy na natin to. Buksan na natin. Di ba? Akin pong ipa-plug at nang malaman natin, ano po? Yeah. Okay, kahit na i-on, wala. Ayaw siyang umandar. Bunutin ko muna, baka tayo makakuryente. Safety first, no? Para hindi tayo magkaroon ng electrical shock. Now, ang pagbubukas nito, dito. Yan. Ito po ang loob. Meron siyang, kung tawagin ito, impeller blade. Huwag nyo pong tatanggalin ng pagano, no? Masisira eh. Sabayan mo. Sabay ho siyang gano'n, no? Huwag isang side. Masisira po ito. Sayang, wala namang nabibili nito. At tanggalin po natin yung apat na tornilyo, ano po? Tapos ngayon, alisin na natin itong gilid naman, ito. Para mahugot natin, ano po. Yan, lumitaw na. So, titestingin po natin. Gagamitan natin siya ng tester sa times 10. Para ma-testing natin. Kasi baka ho may putol. May putol dito. O kaya putol dito. Para malaman po yan, ganito. Short nyo muna bago kayo mag-testing para malaman mo kung gumagana ang tester. Okay. Kaya nyan, gumagana. Buhat po dyan, papunta rito. Ito ho yung dalawang yun. Ano po? Ayan. Dalawang kawad. Ito. Isa. Tsaka, ayan. Blue. Iba-iba pong company gumawa. Iba-iba din po ang kulay. Pero sa ngayon, atin po siyang titesti rin. Ayan. Yun, nandoon na. Ano po? Tapos, aray ko. Tapos, wala. Ito. Yun. Ang ibig kong sabihin, from this point, hanggang bago mag-switch, ito, itong kawad na to, good siya. Ito yan, ha? Yan naman yung kabila. Ito, hawakan ko na po. Ano po? Yan. Okay. Itong blue. Testerin natin yung blue. Ere. Pasok natin. Ayun. Pumalo. Sa pamamagitan niyan, may continuity kung tawagin eh. Tuloy-tuloy yung kawad. Walang putol yung kawad hanggang bago mag-switch hanggang sa hanggang dito. Bago pumasok ng motor. Now, ito mga bagong motor, meron po kayang kung tawagin eh, thermofuse. O kaya naman, thermal fuse. Ito po to. Yung pong thermal fuse, usually, tapit ko po sa inyo, ano po? Yan pong thermal fuse, ito, sa dahilang nakadikit ho dito sa magnet wire. Bakit ito nakadikit? Pag ito'y nag-o-overheat, yung thermal fuse, magdi-disconnect, pak! Parang fuse din siyang ordinary, puputok, pak! Pag pumutok, disconnected na.
lalamig na. Protection po nitong rewind yun para hindi siya masunog. Ganun ang thermal fuse. Importante ho ang thermal fuse. At ito ho, dalawa meron pa rito. Ayan, kitang-kita yung kabila. Ito po yung rewind ng isa sa side. Ito po ang thermal fuse. Nakadikit dito sa magnet wire. Pag pumutok yan, dahil sobrang init ito, hindi na anda. Tingnan ho natin, ho. Okay. Ito po yung connection. Thermal fuse. Ito po ang connection, yung tanso hanggang dito sa silver. Ayun, pumalo. Yung tester gumalaw. Ayun. Yan. Ang titingnan ho ninyo yung needle dito. Oh, detestering ko na ho. Didikit natin. Yan. Ibig sabihin, yung thermal fuse, okay. E dalawa, susubukan ho natin dito sa kabila naman. Okay. Ito yung isang connection ng thermal fuse. Tsaka ito. Tinesting ko lang kung pumapalo. Ayaw eh. Nakikita nyo ba yung tanso? Ay, tanso. Yung tingga. Ayan, wala. Yung kabila. Ulitin ko po itong kabila. Ano po? Ito. Saka ito. Ayan, meron. So, itong thermal fuse na to, good. Pero ito, sira. Ang remedyo po dito, lalagyan ho natin siya ng short o jumper. So short natin. Since meron pa nito, isa. So safe pa rin tayo. Ano po? Isa, sira, ija-jumper. Yung isang thermal fuse, meron pa rin, good pa yan. So okay lang. Uminit man siya, puputok naman to. Pak! Wala na. Pag nangyari yon, palit bago. Dalawa. May ginawa na po ako. Kunin ko lang. Ito. Meron na po akong kinuhang kawad. Ano po? Kukuha lang ako ng isa. Hindi ko alam kung makita. Ayan. Ito lang ho ang gagamitin natin. Ano po? Isa lang. Isang hibla. Ito. Eh, dapat kasi yan, actually, palitan. Eh, ang problema, hindi ho ako makalabas, no? Kasi tayo, naka-ECQ pa ngayon. So, jajamperan ko naman. Eto. Nang sa ganon, magkaroon ng continuity, ano po? Tapos, itong kabila, ihihinang din po sa kabila ng thermal fuse. Ang problema, kailangan natin siyang isuksok. Ano po? Yung dulo. Ito natin padaanin sa gitna. Bago ihinang dito. Kailangan po natin siyang hatakin. Yun. So, kailangan po natin itong iganito. Nang sa ganun, walang abala. Yan. Okay. So, atin pong hihinangan itong jumper. Ito. Dito. Ano po? Nang sa ganun, may continuity na. Aha! Ayaw, yun. Now, testingin po natin. Yeah. Mandar na. So, ito ngayon, jumper, dyan na yan. Okay na.
So ibabalik na natin. Pero bago natin ibalik, iyaan nyo muna lagyan natin ng langis. Kapraso lang. Ito pong langis na ilalagay natin, yan ho ay engine oil ng motorsiklo ko. Ito lang naman ho natin lalagyan. Yan. Pagkalagay ho, ikot-ikot mo. Ikot mo para mag pumasok or anything. Ikot mo. Tapos, lagyan mo din tong kabila. Yan. Okay. Tabi muna at baka tumapon. Ikot-ikot mo. Okay. Matapos malangisan, matapos ma-jumperan, edi ibalik na natin. Bago natin ibalik, tutornilyo ko na ho yung ibabaw. Ano po? Eto. Okay. Ganyan. Kailangan po natin lagay na yung dalawang tornilyo para hindi gumagalaw-galaw yung motor. Okay. Matapos natin itornilyo dito, yung apat para doon sa motor, papasok na natin. Ano po? Uy, yung switch. Hindi nakakamada. Huh? Okay. Pasok. Okay. Yun. Pasok. Alright. So, hihigpitan na natin to. Wag sobra kasi baka mabiyak yung plastic. Malutong ang plastic. Okay, testing. Ipa-plug ko lang. Ayan. Good. Yeah, good. So, ilalagay na ho natin yung impeller blade. Lakas ah. So, kakabit natin to para matesting po natin. Wala tayong panesting eh. Ang lakas. Grabe. Ngayon no, idikit na natin. Yan. Para ka lang nabi-welding. Ngayon, kapag nadikitan mo na yan, yan mo muna siya matuyo bago niyo galawin. Yan. Okay. Yan. Okay, good. Ito yung nabiyak natin kanina. Kailangan lagyan din mo yan. Para sigurado. Kaya ako ganyan yan, nakatusok. Para pumasok yung... Para walang singaw. Kailangan pong iganyan para walang singaw. Huwag ko pa yung maglalado sa excess. Ako. Yung excess kasi, mamaya kakayuri na lang po natin. At ngayon, hihintayin na lang natin siya na tumigas. Wait, wait lang po tayo. Ho? Tayo po ay maglilinis na, no? Te-testingin natin. Opo. Pwede ho ba? Ayos, na-repair. At pagkatapos nagamit. Ayan ang purpose ko kung ba't ko ito ni-repair. Ang galing, ano po. Yan po, ang ating blower.
sana po meron kayong natutunan, merong nagka-idea kayo, o kaya naman nag-enjoy kayo. Please comment below, subscribe, hit the bell, and like the video.